I'm in the waters again. Sa pagkakataong itong bumubuhay sa katawan ko ay hindi na ang tubig. Nararamdaman kong nanggagaling ang enerhiya sa katawan ni Brian, sa mga labi niyang nakalapat sa akin, sa mga kamay niyang naglalanda sa buo kong katawan. Naramdaman ko ang pag-angat namin mula sa tubig. I needed some air and he let me breathe for a second before claiming my mouth again. The water was so cold, yet his body was literally warm and tempting. Brian, in my eyes, now was a living god. His face and body sparkling with crystal waters underneath the moonlight. I can feel the heavy intrusion of his tongue in my mouth. His warm hands doing magic all over my weak body. Bawat himay-may ng katawan ko na ginagapangan ang kamay niya ay nagkakaroon ng buhay. Nakakaramdam ako ng mamunting ginhawa sa sakit na bumabalot sa akin dahil sa yakap at halik niya. Amanda. Nang marinig ko ang pangalan ko sa labi ng walang kasing gwapong nilalang na ito, kakaibang tensyon ang naramdaman ko sa katawan ko. Mas lalong lumala ang kagustuhan kong maangkir na muli ang bibig niya. At yun ang ginawa ko. Brian's mine. Only mine. My inexperienced hands reached for his body. I let my hands travel his masculinity and perfection. Bawat kurba ng muscles ni Brian sa katawan ay nagbibigay ng kakaibang excitement sa akin. Nang ibaba niyang halik sa leeg ko, nakalimot na ako. Hindi ko na naisip kung bakit kami nandito. Kung bakit nakalubog ang katawan namin sa tubig. At kung bakit ginagawa namin ito sa ilalim ng buwan. Ang gusto ko lang sa gabing ito ay maangkin si Brian at maramdaman ng tuluyan ang kaganapan ng pagmamahal niya sa akin. Saglit na tumitig si Brian sa mga mata ko. Nang maghiwalay ng kaunti ang mga labi at katawan namin, gumuhit na muli sa mukha kong matinding sakit. Tumingala si Brian sa buwan. Para bang may ibig sabihin ng unti-unting pagkain ng dilim sa liwanag ng buwan. I love you, Amanda. Always remember that. Nang muli niyang abutin ang mga labi ko, I felt his desperation this time. His hands on my body were a little disturbing as I feel his tension growing. Nanlaki ang mga mata ko nang maisip ko kung anong binabalak niyang gawin. Brian, no, don't. Hindi na ako nakapagprotesta. Mabigat ang kamay niyang pinatalikod ako sa kanya. Niyakap niya ako sa tiyan ng buong higpit while working his way to part my legs under the waters. My body suddenly was very hot with desire. I felt my whole system rejected with the need to let him do what he's trying to do. And with all the willpower left in me, I tried to fight it. Brian, huwag mong gawin to. Bitawan mo ako. Huli na ang lahat, Latraya mo. Ito na lang ang magagawa ko para sagipin ka. Bulong niya sa tenga ko. Ang mga kamay niya ay parang bakal na nakapulupot sa balikat at tiyan ko. Sinasadya niya yun para hindi na ako makapagprotesta. I felt his heart desire for me from my behind. Sinubukan kong makaalpas pero huli na rin ang lahat para doon. I felt him reach for the zip of his fly. And with just one quick move, he entered me from behind. Ah! Napakapit ako sa leeg niya sa kirot na dulot ng biglaan niyang pagsakop sa akin. Brian! Shh! I want this to be memorable, sweetheart. I'm yours. And remember that you are mine. Always and forever, Amanda mo. Bulong niya sa likod ng tenga ko while gently moving his lips in an old and ancient dance and fashion. I accept him inside my body, wholeheartedly. Siya si Brian Alex Villamor. Ang lalaking pangarap ko na ngayon ay akin na. Pinawalan niya ako ng maikling sandali upang muling humarap sa kanya. He claimed my mouth again. Akala ko pag natalo ko si Hades ay maibabalik ko ang espiritu niya sa underworld. Makakaya ka ng pagalingin ng tubig. Nagkamali ako. Malungkot niyang turan. This is the last few minutes of the night when the moon shines the brightest before it's gone. Bago ko pa maintindihan ang sinasabi niya, mabilis niyang pinahawak sa akin ang isang punyal. Sa ibabaw ng kamay ko ay ang kamay niya. Siniseguradong hindi ko bibitawan ng patalim. Matapos ang isang napakatamis na ngiting pinagkaloob niya sa akin, buong pwersa niyang itinarak ang punyal na hawak namin sa sariling dibdib. Hindi! Sigaw ko. Gumapang ang matinding sakit sa puso ko nang makitang bumaon sa puso ni Brian ang punyal. Mahal kita, Amanda. Mahal na mahal. Umiling-iling ako. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng mamatay. Si Hades. Si Hades ang Diyos ng buhay at kamatayan. Siya ang reyna ng underworld. Kailangan ko siya. Nakapagtatakang kakaibang lakas at kapangyarihang bumalot sa akin. Nagawa kong dalhin ang katawan ni Brian sa pangpang. Ang kupita! Nasaan ang kupita? Nakita ko ang katawan ni Rochelle sa hindi kalayuan.
Tinakbo ko yon. Wala na itong buhay. Umiiyak kong kinapa ang buong katawan ng kapatid ko hanggang sa matagpuan ko ang pakay. The goblet was glowing under the moonlight. Bumalik ako sa tabi ni Brian. Walang tigil ang agos ng luha ko. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko. Hindi ko alam ang orasyon. Hindi ko alam basahin ang markang nasa katawan ko. Ang alam ko lang itong magliligtas kay Brian. Kailangan kong tanggapin ang kapalaran ko. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos na maganap ang ritual. Isa lang ang tiyak ko. May dahilan si Brian kung bakit niya ginawa ito. Baka kailangan munang mangyari ang nakatakda bago namin magawang baguhin ang hinaharap. Mahal, masakit ito. Tiisin mo, please. Humihikbi kong turan. Hindi ko talaga alam ang ginagawa ko. Natataranta na ako. Binunot ko ang punyal sa dibdib ni Brian. Nasaktan ako ng doble nang makita kong sakit na gumuhit sa mukha niya. Brian! Brian! Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan. Umaagos ang luha ko. Hinawakan kong mukha niya pero hindi ko na magawang habulin ang mga mata niyang tuluyan ng kumikit. Puisit! Namutawi sa labi ko sa tindi ng tensyon. Hindi pwede! Brian! Gumising ka! Tinatapik ko ang mukha niya pero wala na talaga. Isang mapait at malakas na sigawan ang galing sa akin. Ang bigat ng puso ko. Hindi ko mawari kung paano pakikilos. Hindi ko na maramdaman ang tibok ng puso niya. Hindi ko na maramdaman ang init ng enerhiya niya. Wala na si Brian. Wala na siya. At leche. Hindi ko alam ang gagawin ko. Brian, hindi ko na maramdaman ang presensya niya. Pati ang tibok ng puso niya ay wala na. Ito na ang pinakamapait na sandali ng buhay ko. Kaya patawarin ako ng mundo kung ilalagay ko man ito sa tiyak na kapahamakan. Tao lang ako. Hindi ako Diyos. Magiging makasalanan ako sa gabing ito. Ilalagay ko ang kaligtasan ng mundo sa aking mga kamay. Bubuhayin ko sa katawan ko si Hades. Pero hindi ko isusuko ang sarili ko ng buo sa kanya. Kailangan ko lang ang kapangyarihan niya para gisingin ang katawang lupa ni Brian. Akin ang katawang ito. Ako dapat ang maghari dito. Inangat ko sa buwan ng kupita. Ito ang aking alay, Diyosa ng buwan. Pagmasdan mo ang pagpatak ng dugo ng sugo ni Poseidon sa kupitang pilak na ito. Buksan mo ang underworld. Palayain mo ang espiritu ni Hades at ipasok ito sa katawan ko. Isang patak ng dugo ni Brian mula sa punyal patungong kupita. Napapikit ako. Lumabas sa bibig kong kakaibang lengguaheng hindi ko mawari kung anong ibig sabihin. Na para bang may sariling buhay ang dila ko na bigkasin ng mga yon. Umikot ang hangin sa paligid ko. Naging kulay itim din ito. Pagkatapos nun naramdaman ko ang kakaibang kapangyarihang dumaloy na bigla sa katawan ko. Ang kapangyarihang iyon ay nagdulot ng matinding sakit sa ulo ko. Na para bang gustong kumawala ng kaluluwa ko sa sarili kong katawan. Hindi maaari. Kahit gaano pa kasakit ang dulot nito sa akin. Hindi ko iiwanan ang katawang lupa ko. Dumilim na bigla ang paningin ko. Kinabahan ako. Pagbalik ng paningin ko, kulay pula na ang paligid. Kahit hindi ko tingnan ang sarili ko sa salamin, alam kong kulay pula na ang mga mata ko. Inangat ko ang balikat ko. Kumalat ang marka sa buong katawan ko. Bawat tigkas ko ng kakaibang salita tila gumuguhit iyon sa balat ko. Ang kulay puti kong kuko ay naging itim. Humaba na bigla ang buhok ko. Umabot sa ilalim ng pangupo ko. Muli kong ipinikit ang aking mga mata. Pilit kong kinakalimutan ang matinding sakit ng ulo na unti-unting pumapatay sa akin. Sumuko ka na, Amanda. Ibigay mo na sa akin ang katawang ito. Nakita ko ang maganda ngunit nakakapanginig na anyo ni Hades sa balintataw ko. Hindi. Akin ang katawang ito. Kailangan ko ng kapangyarihan mo. Ibalik mo sa lupa ang espiritu ni Brian. Tumawa lang si Hades. Sino ka sa tingin mo para utusan ako? Ilang minuto na lang matatapos na ang orasyon. Mamamatay ang espiritu mo kapag hindi ka umalis sa katawang ito. Ang lakas ng loob mong gawin ng orasyon. Hindi mo pala alam kung ano ang mangyayari. Hindi ko iiwanan ang katawan ko. Pwes, maglalaho ang espiritu mo. Hindi ka na makakatawid sa kabilang buhay kapag pinilit mo ang gusto mo. Nakangising sabi ni Hades. Wala akong pakialam sa kabilang buhay. Wala akong balak na magpunta doon. Ibabalik ko sa lupa ang espiritu ni Brian at gagawin ko yun dahil ako na ang magiging reyna ng underworld. Maigting kong tura na nagpagusot sa mukha ni Hades. Hindi na ikaw.
si Amanda na ang bagong Hades. Nang imulat ko ang aking mga mata, naging mapayapa ng hangin sa paligid. Gusto kong makita ang sarili ko. Inangat ko ang kamay ko. Nagulat ako sa naging reaksyon ng tubig. Umangat din ito at malinaw na ipinakita sa akin ang aking refleksyon. Mukha ko pa rin ang nakita ko. Itim ang kulay ng labi ko at mas maitim ang mata ko kaysa dati. Mas maganda ko at mas matapang ang anyo. Damit ko pa rin ang suot ko. Nababalot man ng ancient Greek script ang buong katawan ko. Kakaiba naman ang kinis at ningning ng balat ko. Ang kapangyarihang nananalaytay sa katawan ko ay hindi matatawaran. Kasunod ng nakakabinging katahimikan ay ang isang malakas na pagsabog mula sa ilalim ng lupa. Nabungkal ang lupa sa paligid ko. Naglabasa ng mga nilalang na may nakakatakot at naagnas na anyo. Bukas na ang underworld. Tumingin ako kay Brian. Bakit wala pa rin siyang malay? Nilapitan ko siya. Brian, gumising ka. Sa ngalan ng kapangyarihan ng Diyosa ng buhay at kamatayan, inuutusan kong espiritu ni Brian na bumalik sa katawang lupa niya ngayon din. Pero nanatiling nakapikit si Brian, sumikip ang dibdib ko sa kaba at sa matinding takot na hindi ko na siya kayang ibalik. Hinawakan ko ang kamay niya, ramdam ko ang init ng kapangyarihang bumabalot sa akin. Pumikit ako upang galugarin ang underworld. Kahit mga magulang ko, ramdam kong espiritu nila. Kaya ko silang tawagin at buhayin kung gugustuhin ko. Si Ares, patay na siya? Anong ginagawa niya sa underworld? Hindi pa siya dapat na nandun. Hindi niya pa panahon. Tinawag ko ang kaluluwa niya upang subukan ang kapangyarihang ramdam na ramdam ko sa katawan ko. Tumalima ang espiritu ni Ares. At alam kong bumalik yon sa katawang lupa nito. Pero bakit hindi ko mahanap si Brian? Bakit wala siya? Brian, magpakita ka. Hindi kita maramdaman, mahal ko. Bulong ko sa hangin. Hindi mo na maibabalik si Brian sa lupa. Patay na siya. Mananatili siyang patay kahit na ikaw pa ang reyna ng buhay at kamatayan. Hindi ordinaryong nilalang si Brian. Si Poseidon ang bumuhay sa kanya. Kaya si Poseidon lang ang may kakayahang magbalik sa kanya. Bulong ni Hades sa utak ko. Ibigay mo na sa akin ang katawan mo, Amanda. Walang silbi ang paglaban mo sa kapalaran. Dahil hindi mo na maibabalik ang buhay ng pinakamamahal mo. Wala na siya sa mundo. Hindi ba mas matamis ang mawawala ka na rin? Kumirot na muli ng mas matindi ang ulo ko. Alam kong kagagawan ni Hades iyon. Nasa loob siya ng utak ko. Kailangan kong mag-focus. Malingat lang ako, masasakop na niyang buo kong katawan. At hindi ko alam kung kaya ko pang ibalik ang kontrol ko. Sumuko ka na, Amanda. Sumuko ka na. Patay na ang pinaglalaban mo. Ibigay mo na sa akin ang katawan mo. Walang tigil na bulong ni Hades. Gusto mo bang malaman ang totoo? Hindi ako ang hadlang sa pagmamahalan niyo ni Brian. Sina Zeus at Poseidon. Ayaw ka nila para kay Brian. Yun ang totoo. Bulong ni Hades. Anong sinabi mo? Tumawa si Hades. They call themselves the righteous and the holiest. Hindi nila ibig na mabahira ng putik na nagmula sa underworld ang lahat ng nilikha nila. Kaya nang piliin ka ni Brian, pinatay nila ito. Hindi ako ang kaaway mo, Amanda. Sila. Wawa sa akin ko ang mundo. Wawa sa akin ko ang lahat na nilikha ng mga kapatid ko. Hanggang sa magmakaawa sila sa paanan ko. At kapag nangyari yon, hulaan mo kung anong ipapagawa ko sa kanila. Ano? Iuutos kong buhayin nila si Brian. Hindi mo gagawin yon. Sigaw ko sa kanya sa utak ko. Bakit hindi? Walang mawawala sa akin kung mabubuhay si Brian. Nanggaling ka sa akin, Amanda. Akong nagpadala sa'yo sa lupa. Bawat himaymay ng katawan mo, bawat tugong dumadaloy sa mga ugat mo ay galing sa akin. Hindi ako madamot sa mga nasasakupan ko. Mapagbigay ako, Amanda. Ibigay mo sa akin ang iyong huling hiling. Ipinapangako kung tutuparin ko yon. Napatitig ako sa mukha ng pinakamamahal ko. Dahil marahil binalot na ng kadiliman ang katawan ko, hindi ko na naisip kung ano ang mangyayari sa mundo. Makasalanan ako. Tatanggapin ko anumang parusa. Pero sa ngayon walang ibang laman ng utak ko kundi ang makitang dumilat ang mga mata ni Brian. Ang makita siyang nakangiti sa akin. Ang maramdamang muli ang init ng yakap niya at mga halik niya sa labi ko. Ares, POV. Narinig ko ang pagtawag ng boses ni Amanda sa akin. Nalunod ako sa kawalan ng mga ilang sandali.
Pagdilat ko, kinapa ko kaagad ang katawan ko. Buhay ako? Paano? Ares! Tawag sa akin ni Lee. Nalalaki ang mga mata nito tila hindi makapaniwalang naglaho lahat ng sugat ko sa katawan. Si Amanda, sagot ko. Si Amanda ang bumuhay sa akin. Thank God you're alive, bro. Kailangan ka namin. Amanda lost it already. Sakop na ni Hades ang katawan niya. Kailangan nating kunin ang katawan ni Brian. Tingnan mo kung makakaya mo siyang i-revive. Kailangan natin siya. Humihingal na wika ni Alec. Buisit, baka balak niyo akong tulungan dito. Dumadami na sila. Sigaw ni John mula sa hindi kalayuan, kalaban ng mga taong inaagnas na lumabas mula sa lupa. Bukas na ang underworld? Gulantang kong tanong. Dapat alam mo, galing ka dun eh. Umiiling na wika ni Lee. Hinagisan ako ng mahabang armalite upang tumayo na at ipagpatuloy ang laban. Lintik, hindi ako nanonood ng mga paranormals at kung ano-anong kalokohan sa pelikula. Pero buisit, sana nanood ako. Baka nagka-ideya pa ako kung paano papatayin ang mga patay. Masyadong malakas ang kapangyarihan ni Amanda. Patunay ang mga buwal at tuyot na puno na dinaanan niya. Nakarating kami sa Pangpang. Lahat kaming apat duguan na sa walang tigil na pag-atake ng mga kalaban na nagmula sa ilalim ng lupa. Namataan namin si Brian. Pinabantayan ang katawan niya ng isang grupo ng mga naglalakihang zombies. Pasalamat na lang kami at wala na sa lugar si Amanda. Maghahasik ito ng laghim sa syudad. Pero may dapat kaming unahin. Hinarap naming apat ang mga kalaban. Napag-alaman namin sa ulong kahinaan nila. Kailangan tagpasin ang ulo upang mawala ng buhay ang katawan. Madaling gawin yun lalo't sa dulo ng baril namin naroon na mahabang patalim na kayang-kayang hiwain ng kahit na ano. Nakakairita lang dahil bukod sa madumi sila, ang babaho pa. Buisit, Alec, lumayo ka! Yung dugo ng zombie na tinagpasan ito ng leeg na punta sa mukha ko. Ang arte mo, amoy patay ka rin naman. Ganti niya habang tinatagpasan ang ulong isa pa. Ikaw ang papatayin ko. Asar kong sagot sa kanya. Ilang sandali pa nakuha namin ang katawan ni Brian. Sakto sa pagdating ng helicopter kung saan naroon si Mrs. Villamor. Nagawa naming itali ang katawan niya upang maiangat bago kami sumunod dito. Sa underground facility ng mga Villamor, naroon ang pinaka-high-end na mga medical equipments na kinakailangan ko para suriin ang katawan ni Brian. Wala kaming alam sa kung anong nangyayari sa labas ng malawak na property ng mga Villamor. Pero isa lang ang sigurado. Nagsimula na si Amanda na lipulin ang buong syudad ng mga Griego. He needs to be submerged in the water. Hindi siya pababayaan ni Poseidon. Nakakasiguro ako doon. Kailangan siya ng mga Diyos para talunin si Hades. Wika ng ina ni Brian. Kinabit kong mga tubo ng oxygen sa katawan niya matapos kong obserbahan ang puso niya. Tama siguro si Mrs. Villamor. Base sa reaksyon ng puso ni Brian ang patakad ko ng tubig. Mukhang mas mabubuhay nga siya kung ilulubog namin siya sa tubig. As being the doctor in the group, I personally monitor Brian's condition. Habang ang iba abala sa pansamantalang lunas sa mga gulong dulot ni Amanda sa syudad. Naging abala ako sa pagre-revive ng heartbeat ni Brian. It's an impossible task to do. Even my mentor Shanti Villarreal will not be able to do anything about this. In the real world. Pero dahil sa nasa mundo ako ng kababalaghan at kagaguhan, naniniwala akong mabubuhay ng tubig ang katawang lupa ni Brian. Ilang oras ang lumipas, biglang tumunog ng malakas na red alert ang buong security system ng Villamor Palace. Indikasyon iyon na napasok na ng mga zombie ang main gate ng bahay. Pinagmasdan ko ang katawan ni Brian na nakalubog sa tubig. Wala pa rin itong kahit na anong senyalis ng buhay. Huminga ako ng malalim. Nagsimula akong mawala ng pag-asa. Awa na lang talaga ng Diyos na may gawa sa kanyang hinihintay namin. Napilitan akong lumabas ng laboratory. Wala na akong magagawa. Nagawa ko na lahat ng paraang alam ko para i-revive siya. Pero walang kahit na isang gumana sa kanya. Kinuha ko lahat ng mga armas na kinakailangan ko. At lumabas ako ng mansyon para tulungan ang mga kasamahan ko na pigilang makapasok sa loob ng mansyon ng mga zombie. Several snipers are in the tower samantalang kaming apat kasama ng maraming tauhan ng palasyo ay nasa bakuran at harapang nakikipaglaban. Sobrang dami nila. Hindi ko alam kung saan sila nanggagaling. Si Brian, ano nang nangyari? Bakit nandito ka na? Tanong ni Alec. We're in each other's back while fighting. Patay na siya, wala na akong magawa. Kaya kung marunong ka magdasal, umpisahan mo na. Sagot ko. Kainis.
Asar na tinagpas ni Alec ang ulo ng dalawang zombie na lumapit dito. Ganon din ang ginawa ko sa mga zombie sa harap ko. Pinagbabaril ko sila sa ulo. Pero kahit anong dami ng kalabang napapabagsak namin, parang hindi nababawasan ang bilang nila. Para mas lalo pang dumadami. Paubos na ang bala ko. Paubos na rin pati ang lakas naming lahat. Ano nang gagawin natin parang hindi sila nauubos? Ani ni John. Hinagisan kami nila ng isang maliit na box. Bomba yun na nag-iiwan ng malaking apoy sa paligid. We'll burn them. Naghiwa-hiwalay kaming apat para maayos na ipwestong explosive device na yon. Lahat ng mga zombie na nakapaloob sa malaking square na may nakatanim na bomba, matutusta. Yun ang huling alas namin. Maayos naming nagawa ang plano. Nang sumirit ang apoy, nagliyab lahat ng mga patay na nakapitan nito. Kinailangan naming apat na tumakbo ng mabilis. Gumulong kami sa lupa upang wag madikitan ng apoy. Hingal na hingal ako ng bumangon at pagmasdan ng lahat ng mga zombie na natusta. Naubos ang lahat ng nasa bakuran ng palasyo. Akala ko tapos na. Pero napakuyom na lang ako ng kamao nang makita kong itim na ipu-ipong papalapit sa gawin namin. Umiikot ng mabilis ang itim na hangin. Bawat mga buhay na bagay na tamaan nito, natutuyo at namamatay. Si Amanda, kung kailan wala na kaming bala, wala na kaming bomba at wala na kaming lakas na panlaban sa kanya, napabuntong hininga na lang ako. Nagkatinginan kaming apat. Mano-mano ba naming lalabanan si Amanda? Suicide to. Pero wala naman kaming choice. Nasa likuran namin lahat ng tauhan ng mga Villamor sa loob ng palasyo. Isa-isa kaming tumayo na apat sa harapan ni Amanda. May laso ng hangin na nakapalibot sa kanya. Kaya isang malaking pagsubok ang paglapit sa kanya. Amanda, alam kong buhay pa ang espiritu mo sa loob ng halimaw na yan. Ikaw pa nga ang bumuhay sa akin. Huwag mong hayaang kontrolin kanya. Lumaban ka! Sigaw ko, pero malakas na tawa lang ang isinagot ng halimaw. Sinong kinakausap mo? Ang may-ari ng katawang ito? Patay na ang kaluluwa niya. Hindi na siya makakabalik kahit kailan. Wika ng halimaw sa ibang lengguahe. Ancient Greek language iyon, na nagkataong naiintindihan naming apat kahit na paano. Nakita ko kayong lumaban na apat. Imbis na patayin ko kayo, mas magiging maganda kung magiging magkakampi tayo. Kailangan ko ng mga aliping maaasahan sa pagsakop ko sa mundong ito. At kayo ang napili ko. Pwe, mas gusto ko itang patayin kaysa pagsilbihan. Sabat ni Alec. Bumalik ka sa impyernong pinanggalingan mo. Sigaw ni Alec. Tapos ay pinalipad sa noo ni Amanda ang kutsilyong hawak. Hindi pa man nakakalapit ang kutsilyong yon, ay naging abo na ng harangin ng hangin na nakapalibot sa kanya. Napapikit ako. Mahihirapan kami. Hindi. Talo na kami.